Kumusta mga kaibigan? Welcome back to my channel. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng wood graining o paghahaspe sa wall concrete. Pero bago ang lahat, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video na i-upload. Uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. TV. Yan guys, uumpisahan na natin ang ating trabaho. Sa mga oras na to, ongoing tayo sa paglalagay ng haspe. Pero guys, bago nyo lagyan ng haspe yung pader, kailangan nyo munang siguraduhin na malinis at wala nang alon-alon yung pader para maganda yung kalalabasan ng inyong trabaho. Bago natin inaspihan yan, na-prepare na po yan ng masilya. Ang ginamit nating masilya dyan ay Acritix Cast at nakadalawang patong na rin po tayong Acritix Primer. Gumamit din po tayo dyan ng graining stool, isang maliit at isang malaki. Yung graining stool po, para sa mga hindi pa nakakaalam, yan po yung ginagamit ng mga pintor para makagawa sila na artificial ng haspe ng kahoy. Meron din pong iba't ibang paraan para makagawa ka ng haspe ng kahoy, tulad po ng basahan, brush o kaya foam. Ang ginamit po nating wood stain dyan ay oil wood stain na kulay walnut. Yan po ay mabibili sa mga hardware sa malapit sa iyong lugar o kaya sa mga online store. Yan po ay hindi nyo na kailangan timplahin. Ready to apply na po yan. Tara, tuloy tayo. Nga pala, sa pag-ahaspi po kailangan hindi pasmado yung kamay mo, kasi pag oras na pasmado yung kamay mo nanginginig, maaaring makaapekto ito sa iyong trabaho, katulad na lamang ng pagkakabalubaluktot ng iyong aspi. At iwasan din po natin ang pakikipag-usap habang nag-ahaspi, dahil maaari po kayong matuyuan pag mabagal po kayong mag-aspi at sigurado pong magkalitsi-litsi na ang inyong trabaho. Tuloy tayo mga kapatid. Ayan guys, tapos na tayo mag-aspi. Patuyuin natin ng 15 to 25 minute bago natin bugahan ng sanding sealer. At syempre, ang uunahin natin bugahan yung nauna nating natapos sa pag-aspi, dahil tuyong-tuyo na yon. Tara, let's go! Nga pala guys, pag nasa gantong sitwasyon kayo, mataas ang area nyo, kailangan po i-safe natin yung ating sarili. Siguraduhin natin na nakalock yung mga lock ng scaffolding natin.
para maiwasan natin yung disgrasya. Ayan guys, natapos na tayo magbuga ng sealer. Ngayon naman, liliyahin natin ng top 40 para sa ating pag-apply ng top coat. Ang top coat na gagamitin natin mga kaibigan, yan yung Hudson Polyurethane. Ang Hudson Polyurethane po ay matibay po yan sa ulan at init. Tara tuloy tayo mga kapatid, malapit na tayo matapos. Shoutout nga pala kay Ray Cassin, ang aking munting kaibigan. Ayan na guys, tapos na. Yan na yung finished product natin. Kayo na po ang humusga. Oh, bye-bye na. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video ko.